Hello mga ka-Berks! Isang magandang hating gabi sa inyong lahat. Ayan, hating gabi na actually mga ka-Berks. Magto 12 o'clock na ng hating gabi. Ayan, hindi pa ako natutulog. Actually, hindi pa ako natulog kasi hindi pa ako inaantok. Kasi nagko-coffee ako kanina. Tapos, ang anak ko, naalala ko, nag-request pala siya kanina na Daddy, gawa ka ng ano ng chicken macaroni salad. Tapos sabi ko, o yun, naisipan ko nga, gawin, ngayon ko nalang gawin kasi para bukas, malamig na siya. Kaya ngayon ko ginagawa, yan. Pinakuluan ko ang, yan, macaroni, yan. Kaya naisipan ko ngayon ko nalang gawin, yan. Ito, napakuluan ko na ang macaroni at saka ang chicken. Ito ang chicken, oh, shredded ng chicken, yan. Maraming nilagay kong chicken kasi para, parang ano na rin ba, parang snack na rin ng mga anak ko at saka yan. Onion. Kasi ang iba hindi sila naglalagay ng onion. Ako nilalagyan ko ng onion kasi mas masarap pag may onion. At saka, hindi ako nagtitipid ng cheese. Yan, maraming cheese. At saka, meron siyang kaong. Yan. Ang nilalagay, ang iba kasi naglagay ng kaong, nilalagyan nila ng green, tapos naglagay pa sila ng pula. Ako, ang nilalagay ko pag pula, pula lang talaga. Hindi ko nilalagyan ng ibang kulay kasi pag naghalo-halo ang ano, parang ano, pangit tingnan. Gusto ko kung red lang siya, red lang talaga, kung green, kaso lang, yan, nabili ko, red na kaong lang, at saka yan, meron akong pineapple, tidbits, yan, tapos, meron akong mayonnaise, at saka meron akong pickles, actually, itong pickles, last day pa ito na ano, sa isang vlog ko, tapos may natira, pambuti lang may natira, at saka, meron din akong raisin, at saka, ang carrots, yan. Pinakuluan ko na rin yan. Tapos in-slice ko ng ano, ng pino. Yan, ganyan lang. Tapos ang gawin natin, kasi tapos ko naman to siyang pinakuluan. Luto na tong macaroni, yan. Pinalamig ko na siya, yan. Ang gawin natin, ihalo-halo na lang natin ang mga ingredients natin. Katulad ng onion, yung shredded na chicken, cheese, carrots, itong kaong, itong tidbits, itong pickles, raisin, at saka ang itong mayonnaise, at saka ang carrots, at saka lagyan ko rin siya ng black pepper, konting black pepper, para mas masarap siya. Yan. At saka ang iba, nilalagyan nila ng sugar. Ako, hindi ko nilalagyan ng sugar para ang lasa niya, yung natural lang lasa niya, kasi pangit yung pag may sugar kasi, di ba, matamis na. So, hindi ko siya nilalagyan ng sugar. So, gusto ko na yung natural lang ang lasa niya. Yan. Unang-una, ang gawin natin, ihalo lang natin yan. Ganyan, katulad dito. Yan. Ihalo na natin ang ating onion. Yan, onion. Sa isa nating halo, yan. Onion, tapos. Habang, pag nilalagay natin ang onion, huwag na natin haluin. Tapos, itong carrots naman, haluin naman natin. Kasi baka madurog ang ating macaroni. So, sabay-sabay nating ihalo, yan. Isa-isa nating ihalo, tapos pag nahalo na, pag nalagay na natin lahat, saka na natin siya halo-haluin para hindi madurog ang ating macaroni. Kasi luto na itong macaroni. Tapos paghalo din ng ano, dapat dahan-dahan kasi para hindi madurog. Kasi pag durog, pangit eh. Yan, maraming cheese, yan. Gusto ko kasi maraming cheese, yan. Maraming cheese. Tapos ang ating chicken, yan. Ang daming chicken ko nilagay. Oh. Shredded chicken. Yan. Kaya ngayon ko na lang, kaya napag-isipan ko ngayon ko na lang gawin kasi para bukas, malamig na siya. So, i-ano ko na lang. I-ref ko na lang kaagad siya. Tapos, yun, bukas, kainin na mga anak ko pag-ising nila. Yan. Kasi bukas, Saturday, bukas, nandito lang sila sa bahay. Kahit ang asawa ko, nandito lang sa bahay. So, yun. Nagawa ako ng mga request nila. Yan. Re-request kasi sila minsan. Yan. At saka itong pickles. Yan. Pickles. Yan. Nasa sa inyo kung gaano karaming pickles ilagay nyo. Ako, gusto ko tayong tama-tama lang. Kasi medyo maasim-asim itong pickles. Yan. Pickles. Tapos, ang ating pineapple tidbits. Yan. Dalawang pineapple tidbits nilagay ko. Pwede nga, tingnan ko lang mamaya kung ano, kung kulang pa rin ang tidbits kasi dalawang ganito ang nilagay ko. So, kung kulang siya, sa tingin ko kulang siya, so dagdagan ko pa rin ng ganito kasi meron pa man ako dyan sa ano. So, dahan-dahan ko lang nilagay kasi para yung tama-tama lang talaga, hindi naman sobrang-sobra. Tapos yan. Kalagyan natin siya ng black pepper. Konting black pepper. Yan. At saka ang ating
Raisin. Yung gusto ko maraming raisin pag ano. Yan. Ginaganon-ganon kong raisin kasi minsan nagbuo-buo siya eh. Di ba ang raisin nagbuo-buo? Yan. Ginaganon ko siya. Parang ano siya. Kasi nagdikit-dikit siya. Kaya ako palagi ako pag nag-grocery ako, palagi talaga akong bumibili ng mga raisin, ng mga yung ganito tidbits kasi panghalo ng ulam ganyan. Mga bigla ang pagluluto ba ng ano. So meron na ako kaagad. Hindi na ako aalis kasi ayokong maalis palagi. Yan, maraming raisin ilagay ko. Kung pwede lang lahat na ilagay ko pero mamaya na lang kasi itansya muna natin kasi baka sobrang dami naman yan. At saka ilagay na natin ang ating yan, ito ang mayonnaise. Yan. Mayonnaise, dandaan natin ilagay ang mayonnaise. Yan, mayonnaise. Kung pwede pa nga, kung gusto niyo din, mas maganda maraming carrots ilagay niyo kasi parang ang anak niyo nakakakain din siya ng vegetable kahit papano, di ba? Kaso lang, yun lang naiwan ng ano, na carrot sa ano ko, sa ref ko, kaya yun lang hinalo ko. Pero kung marami pang carrot sana, mas maganda pag marami. Di ba? Yan. Kasi ang iba hindi sila naglalagay ng cheese. Ako nilalagyan ko ng cheese kasi para mas masarap. Kasi may nakita akong naggumawa sila ng chicken macaroni salad. Wala siyang may ang sa kanila naman nilalagay nila sugar, nilalagyan nila ng sugar. Ako hindi ako nagsusugar kasi para ang lasa talaga niya natural lang talaga. Saka hindi nila nilalagyan ng ano, hindi nila nilalagyan ng wala silang nilalagay na kaong. Ako nilalagyan ko ng kaong. Wala din silang yung pickles. Yung parang natural lang ano na, yung parang ano lang ang ano nila, yung ginagawa nilang ano pang ano lang ba. Ako kung pwede, ginaano ko talaga pag nagluluto ako, gusto ko kompleto talaga para mas masarap. Mas masarap naman kasi talaga pag kompleto ang ano eh, kaysa yung kulang-kulang. Kaya kanina, iniisip ko, sabi ko, ba't hindi ko nalang gawin ngayon, hindi pa man ako inaantok, kaya yun. Yan. At saka ngayon, nahalo na lahat. So, that's the time na anuhin na natin. Nalagay na natin lahat ng mga ingredients. So, that's the time na haluin na natin. Padahan-dahang halo lang. Yan, ganyan. Yan. Napaka-creamy ng... Kaya nire-request. Alam ko na ano. Alam ko pag nire-request ng anak ko ang... Pag sinabi nilang... Daddy, gawa ka ng ano ng chicken macaroni salad yan ganun. Ibig sabihin nagustuhan nila pag nire-request niya ulit. Yan. Kasi kahit tayo lang kakain, dapat sarapan din natin. Kasi di ba? Para happy din tayong kumain ba na yung parang sabi mo talaga na satisfied ka talaga sa ginagawa mo kasi masarap siya. Yan. Yan. Paghalo naman, yung dahan-dahan lang paghalo niya kasi para hindi siya maano. At saka ang iba din, hindi din sila naglalagay ng ng onion, yung sibuyas, hindi sila naglalagay. Ako, nilalagyan ko na siya ng sibuyas. Para may ano ba, may twist siya na maano, lasa. Kasi iba-iba din kasi ang pagluluto ng ano, paggawa ng ganitong macaroni. Maraming technique ng paggawa ng macaroni. Ang iba nilalagyan din nila ang iba ng condense. Ako hindi ako naglalagay ng condense. Kasi yun nga, masyadong matamis. Sa bagay, pag bata, gustong-gusto ng bata kasi matamis, di ba? Pero ayoko, hindi ko sinasanay ang mga anak ko ng masyadong matamis. Kasi hindi naman yun maganda eh. Gusto ko lang natural lang talaga ang ano niya. At saka hindi ko na siya... Nga pala ha, hindi ko na siya nilalagyan ng asin kasi pagpa-kulo ko ng ano ng macaroni, nilagyan ko na siya ng asin at saka ng ano ng anong tawag no ng cooking oil para hindi dumikit, di ba? Pagpakulo natin ng macaroni, nilagyan ko siya ng cooking oil at saka asin. Tapos paminsan-minsan haluin mo para hindi siya dumikit. Kasi magdikit-dikit kasi din 'to eh. At saka dapat din pag nagluto kayo ng macaroni, itantya niyo na ang luto ng macaroni yung tamang-tama lang talaga, hindi siya lata na pag ano kasi pangit pag lata kasi pag lata ang macaroni niya pag hinahalo-halo mo lalo siyang madurog. Kaya dapat tamang-tama lang talaga. Ganun lang. Yan.
Kaya dinamihan ko rin to dahil dinudukot-dukot to ng mga anak ko eh. Minsan pag tanghali, ganun. Pag snack nila, kakain sila, ganun. Para may snack sila. So, hindi na ako bibili ng, hindi na kami bibili ng tinapay sa labas. So, kung alam ko lang gumawa ng tinapay, gagawa rin ako ng tinapay. Kaso lang wala akong ano, pang-bake ng tinapay talaga. Yan. Halo-halo lang. Halo-halo. Dapat haluin natin ng mabuti para talaga maano siya ang ano talaga. Mapantay ang ano ba? Pantay ang ano niya. Yan. Kaya mas maganda lang na pag-isipan ko na gawin to ngayon kasi para bukas, malamig na. Kakainin na lang nila pag-gising nila. Alam ko, ang unang hanapin nito ng anak ko pag-gising bukas, sabihin niya, Daddy, where's the macaroni chicken macaroni salad? Did you make it already? Kaya ito, ginawa ko na. Para bukas, pagtingin niya sa ref, nandiyan na. At saka ang asawa ko kasi, pagkatuloy nito, may macaroni salad, hindi na siya kakain na kanin. Ito lang kainin niya. Healthy din to eh. Yan. Kuha tayo ng sandali ah. Kuha tayo ng yan. Wow. Sarap ng macaroni salad ko. Ayan. Dagdag ko na lang to. Ubusin ko na lang tong raisin kasi konting-konti naman palang raisin eh. Yan. Para mas maraming raisin. Yan. Tamang-tama talaga. 'Di ba sabi ko sa inyo na hindi ako naglalagay ng salt, hindi na ako naglagay ng sugar. Tamang-tama talaga ang lasa niya. Yun the perfect talaga ang ano niya. Yan. Ito na ang finished product ng macaroni, chicken macaroni salad ko. Ayan, mga ka-berks. Ayan, om. Diba? Sarap ng macaroni salad ko. Yan. Ano yun natin? Yan, papakita ko sa inyo sandali.